May paalala ang dating PACC Secretary at Commissioner Greco Bilhica sa mga namumuno sa bansa, partikular na ang nasa gobyerno. Maging maingat sa paggastos ng pera. We should have leaders na yung conscious ba? Alam niya na huwag gastusin, you know, mag-ingat sa gastos, maging prudent, maging magkaroon ng delikadesa, mahiya sa taong bayan dahil baka maging skandalo yan. Nasa puso ho ng tao yun eh. Pagka wala ka ho nun, ang pera sa gobyerno, para hong ano yan, parang ang dami-dami. Hindi na uubos. So, kaya talagang waldasin yan ng mga people in power. So, yun po ang dapat natin tinitame. At dapat tinitame po ng mga bawat opisyal. Matatandaan noong nakaraang linggo, ay kwenestyon ni Senator Raffy Tulfo sa Kamara kung bakit umabot sa 1.1 bilyong piso ang halaga ng mga foreign trip ng mga opisyal ng DENR ngayong taon. Saad ni Bilhica, ang paggastos ng pera ay dapat akma sa pangangailangan ng mga Pilipino. Kung ito po ay priority at dapat ba natin talagang pahintulutan ang ganyang kalaking paggastos ng pera ng tao para sa mga ganyang trips at this moment in time is highly questionable, and palagay ko hindi ho tama. I think kailangan ang paggastos ho ng pera ng tao, pera ng, hindi naman nila pera yan eh, pera ho natin yan eh. Correct. Ay dapat mas maging akma sa pangangailangan ng Pilipino ngayon. Samantala, nakikita ng dating kalihim na talamak pa rin ang korupsyon sa bansa at naging paraan upang mapagsamantalahan ng mga komunistang grupong CPP-NPA. Talagang nakakainis na ingredient ng kaguluhan, destabilization, or yung gutom sa katarungan ng tao, ang korupsyon. So, meron ka ng problema sa security mo in terms of CPP-NPA, peace and order, external security ng geopolitical regions. Tapos meron ka pang corruption. Talaga yung mga ingredients yan na pag panagsama-sama mo, magkakaroon ng posibilidad na magrebelde po ang tao. Sa huli, sinabi ng kalihim na dapat manguna ang Pangulo sa pagpuksa ng korupsyon sa bansa. That the President should take the fight against corruption among his priority. Among many others, security, peace and order, internal threats and external threats, including corruption and red tape na nararamdaman ng tao, should be part of his primary agenda as the President, dahil siya lang po ang tao sa Pilipinas na merong kapangyarihan na magpagawa ng pinakamalakas na kampanya laban po sa mga problemang ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Erica Rio, SM9 News.